tara mga vegan, nandito tayo ngayon sa Ross Boulevard. Titignan natin kung malaki na bang pinagbago ng lugar. Dati kasi puro basura to eh. Ito po, nandito tayo ngayon.
sa nakikita niya TV, dyan naka, ano, naka-post sa mga vlogger, nag-update sa pagiging sa Manila Bay. Ito po. Alam niyo po ba itong lugar na ito? Dito po ito sa Recaba, Rose Boulevard. Doon bandas may pinaproblema. Patuloy ang kanilang proyekto para sa gagaganda ng Rose Boulevard ng Manila Bay. May naglilinis pa. So yan guys, kita nyo ang puspusan ng kanilang paglilinis pa sa baho para mapaayos pa Manila Bay. Ayan guys, siya nga pala guys, dun sa mga nagtatakap, tagasan pa talaga, kaya po napagpat ng tatay. Ang nanay ko po, taga dito sa Maynila, sa Landres Pusit. Tapos, ang tatay ko po, ay taga Tacloban. So, dito po sila nakita. Ngayon ang tatay ko banda, tapos ang tatay ko banda na bali nagpamilya sila. Ngayon ang tatay ko po banda, pero dito sila nagkakilala sa Maynila. Saka po yung tatay ko ng mga puro sa banda niya, sa tanay. So kaya doon na po ako na buo. Nanay ko po, taga sa Landres po, sa Manila. So, yun nga ho, kaya napunta ako ng tanay dahil din ako pinanganak. Nanirahan kami ng matagal bago ako yung ng tatay ko sa Tacloban. Umilad na ako ng teenager. Umalik na ako sa Manila, saan kami ako bumiretso. Kasi ang isang sa mga kapatid ko, nakapagkasama na taga-Villarsan. So, doon ako nagsinata. So, umiwali ako sa kanya. Pero ako sa uncle ko, sa lugar na yun, sa tanay, sa Wawa. Kaya naging kaibig ang hindi. Kaya next week po, mabalik tayo. Mag-finish yung adventure po tayo. Shout out na po pala kay Ma'am Emily ng Taiwan. Pati po kay Jun ng Tanay Rizal, sa lahat po ng mga taga Tanay Rizal. Shout out din po dyan sa Qatar, sina Pareng Rodel, kay Jampoy, at kay Pareng Agot, at sa inyong mga kasama na dyan sa Qatar. Shout out din po lahat ng taga Montalban, lalo na kay Mr. Ibanez. Banya sa dito sa Rose Boulevard. Yan. Para punta ka nagkakalita ito mag-isa. Ito po guys, maganda na po doon. Dito, hindi ka po tapos dito ayusin.
abutin pa yung kuya ng ano-ano, yung mga... Pema, hindi... Wala kasing buhangin eh. Kasing buhangin, lang chichibu. Kaya matagal-tagal pa, no? Kasi masyadong malalim ang dagat. Para mapuno yung puti. Pati yung bandang malalim doon sa dulo, tatambakan din para puti lahat. Ganun. Kuya, anong pangalan mo, kuya? Junjun po. Junjun. Maraming salamat, kuya. Kasi ang project dito, buhangin lang ha. Maabot ng 78 million. Sa buhangin pa lang yun? O, buhangin lang yun. Pero kasi kailangan ganun karaming katambak ay, no, para talagang... Para hindi sila... Hindi mauubos kagad. Para hindi. Ano? Mamataya ang tao. Matututo sila na tatapon ng kalat. Oo. Kagaya na, kalat-kalat. Kasi paano ito, yung araw, 1982, batak tao, ang lingot ang dagat na. Ayan. Saan ka wala dito sa Kuya Lumaki? Ako San Andres ako eh. Lumaki ako dito sa magulang ko. 1981. Ang lingot ang dagat niya. Ito, buwang ito. Ako ganun din eh. Mga 80s, naliligo pa kami dito eh. Napakalinis ang dagat yan. Puro hindi wala. Ang magagalit ang basura. Hindi magagalit mga Japo, Jempan. Napupunta dito? Nakikita ko sila, tatapon sila ng gabi-gabi. Kaya natatambakan basura. Nahirapan siya, hirap na hindi linis dyan. So, ganun nga guys, ano. Kaya kagaya na nga dati, nung maliliit pa kami, pag gumadating ang tatay ko galing sa Japan. Kasi yung mga Pilipino, dinadala kami dito. Natatapon. Dito. Dinadala kami dito ko pinapaliguan. Yan, naliligo kami diyan. May mga nagpaparenta pa nga dito dati ng ano, no? Yung salbabida. Ano pa yan? Buhangin pa yan. Ang linis-linis ng araw yan. Oh, ilang taon ka na, kuya? Nasa maabot ako ng 47 na. Ako 42. Oo nga, dito. Nung mga 80s naliligo kami dito. Mga edad ko, mga 5 years old, 6 years old. Ang pera na to noong araw, piso, tamaraw. Wala dito. Oo nga. Yan niya, ano? Napakalinis yun. Tapos yung mga barko, wala na. Kasi mga barko... Sana may balik na agad ang ganda ng Manila Bay, no? Wala na ng barko. Nandiyo na sila, ay, no? Malayo. Maganda yan. Kasi langis nila, pupunta dito, eh, no? Kuya, maraming salamat, ha? Thank you. Sabi ko kay kuya, dapat tapos na mapadali para makaligo kami ulit dyan. Kasi nung kabataan niya, naliligo siya dyan. Ilang taon lang ang agwat niya sa akin. 5 taon lang. Ako, nakakaligo ko din dati sa dagat. Dinadala kami ng tatay ko dyan. Para masaya yung pamilya, latiki, ana, nanay, tatay, magulang. May pupuntahan ng malapit na beach, no? Kasi naharang asyensa. Saya dito mga Pilipino, no? Wala na mga Pilipino. Ginagawa ng mga bayan, bumalik na lang sa abroad. Wala sila, papasyal ka sila mga dagat. Saan ka nakatira dito, kuya? Sa Pandakan po ako. Ako dyan San Andres, pero ngayon wala na kami dyan. Malapit siya, Malanan. Sige kuya, salamat. Sige, salamat. Okay. Yun nga, no, nabanggit nga ni kuya ng bata pa siya daw, nakakaligo siya dyan sa Manila Bay na yan, dyan sa paligid ng dagat na yan. Kagaya ko nang malilito kami, pag ang tatay ko ay galing ibang bansa o kahit tumutugtog lang siya dito sa Maynila, pagka medyo hindi masyado siyang pagod sa pagtugtog, dinadala kami dyan sa dagat na yan. Marami nagpaparenta dyan ng salbabida at hindi ganun kadami nang nakita natin nung araw dyan. Malinis yan. Marami nagtitinda ng pagkain dyan, paparenta ng salbabida, pero biglang nagkaganon nga, alas hindi na maliguan. Pero ngayon, dililinis ulit ni Pangulong Duterte. So, sana mapabilis, mapadali, maabutan ng ating bagong henerasyon, ng ating mga anak. Maranasan nilang maligo sa Manila Bay. So, yun nga guys, no? Isipin mo, may malaburakay kayong buhangin dito sa Maynila. Dito sa Manila Bay, hindi mo isipin na tambak ng basura ngayon, tambak ng puting buhangin. Sabi ko nga, pagka natapos to, ipapasyal ko mga anak ko dito. Kagaya nung ginagawa ng tatay ko, nung maliliit pa kami, nung madumi pa siya,
hindi pa siya na, kumbaga yung magandang araw, ang hirap kasi paliwanag eh, nung napabayaan to, bago ito mapabayaan ng husto, mga bata pa kami, naliligo kami dyan. Kita niyan. Pero may mga, ang basura niya, puro mga dahon lang sa dagat, yung mga halaman dagat lang. Pero nung paglaki ko na ng mga gintong ito, sabi nagulat ako, bakit hindi na mapapaliguan, hindi na pinapaliguan. Pero ngayon sana, tuloy-tuloy na. Ang ganda na. So, mga gusto po palang makapag-update sa Manila Bay, huwag po kayo makakalimot na mag-subscribe sa channel ko at pinutin nyo rin po yung notification bell button para lagi ko yung ma-update. Piliin nyo po yung all para updated po kayo kung gusto nyo yung ano. Pwede po kayo mag-request sa akin, pumunta dito para ma-update kayo sa kaganapan dito sa may Manila Bay. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang.